Hindi ko inaasahan na ako'y makapatay, makulong. Maraming beses pa nangyari. Hindi ko kailanman pinangarap yun. Pero nangyari yung bagay na yan. Nais kong ipahayag sa oras nito ang tunay na sitwasyon ng aking buhay. Ang aking buhay, ang aking puso ay napantay sa karahasan, sa pananakit ng aking kapwa. Wari ako'y nasa kumunoy ng kasalanan habang gumagalaw ako'y palunod na kapalunod. Lumulubog at lumulubog. Sa maamura kong kaisipan, nangarap ako na ako'y maging isang abogado. Hindi nangyari dahil sa ang buhay ko ay naligaw ang landas. Nais kong simulan ng sese ng buhay kong ito sa aking mga magulang na ang aking tatay ay isang military, sundalo. Kaya ang ginagawa sa akin ay military discipline din. Nanay ko, pinalo ako ng bat ng ano, yung puluhan ng piko sa tuhod. Talagang halos pilay ako. Ginawa naman ng tatay ko nung pag-uwi niya ng tanghalian, pag kasi ang militar ganun eh, pagkakain kami, sama-sama kami sa isang lamesa. Eh ako, nung pag oras ng pananghalian, gapang ang gawa ko, takot din ako sa tatay ko eh. Kaya ginawa ko, para makarating sa lamesa, gapang ako, hindi ako makalakad. Alos to, magagmaga na to eh, ang kaliwa kong paa. So ang ginawa ko, nakita ko ngayon ng tatay ko, na paano to? Sabi na nanay ko, kinastigo ko kasi lumalaban na eh. Ay sabi yun, sabi tanay ko, kakastiguhin mo pala eh, sabi ganun. Pumasok, paglabas, dala yung ginunting, yung malaking itap. Pagkakita ko eh, sinabayan ko ng takbong isang paa, talon-talon ako. Talon ko sa batalan na ang taas ay mga 10 feet. Pagbagsak ko sa lupa, gulong, dire-diretso na akong lumayas, hindi na ako bumalik sa amin. So yun ang naging buhay ko na dahil doon sa bagsik sa akin ng mga magulang ko. Hindi lang yun, meron pa akong natatandaan instant na kumakain kami. Kasalanan ng kuya ko dahil ako malapit sa tatay ko. Hinawakan yung mesket na puno ng kaanhin na bagong saeng, mainit. Sinaklob sa mukha ko. Marahas ang tatay ko. At kapag nabalitaan niya na ako ay inaway, bibigyan niya ako ng patalim, pababalik niya sa akin yung umaway sa akin at saksakin ko, patayin ko. Hindi ko una ginagawa yon. Ayoko, takot ako doon. Although sa buhay na ito ay alam kong meron Diyos, dumating yung magpagkakataon. Dahil na rin din sa kawalan ng pag-ibig sa akin mga magulang, nanay ko, tatay ko, ay naging marahas na rin ako sa mga tao na kapag ako'y sinaktan, hindi ko gagantihan. Unti-unti namamay sa akin yung galit. Kaya pag ako nakakita ng kaaway, napaaway ako sa labas, doon ko binubuhos yung galit ko. Ayokong buhayin ang sino mang naging kaaway ko. Natutunan ko ang maglayas, 12 taon ako noon, namuhay ako kung saan-saan lugar. Mula doon sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, hanggang sa Maynila, babad ako sa Olongapo. Sa umura kong edad na 14 na taon, ang natatandaan ko na naging kaaway ko ay aking nadisgrasya. Pero yun ay patalim niya. Bumibili ako sa tindahan. Pagdating niya ay bigla niya akong binatukan na walang kadahilanan at itinulak dahil gusto niya siya ay umauna sa akin sa silbihan ng tindera. So sa sobrang inis ko at nalingunan ko doon sa may lamesa yung kutsilyo na dadamputin niya, inunahan ko na siya na dumampot. Yun ang nagamit ko para siya masaksak. At yun ay naareglo yung problema ngayon. Akala ko ganun na talaga ang buhay ko. Simula noon, parang sa akin madali na lang gawin noon at yung bagay na yun. And parang wala na akong kinakatakutan kahit saan pumunta. Lagi ako may hawak na patalim. Lagi ako sa baywang na gamit. Hanggang sa yun, naging takbo ng buhay ko, magulo. So, kahit anong pagsisikap ko mabuhay sa aking sariling pamumuhay, hiwalay sa aking mga magulang, lalo lamang ako lumulubog sa kasalanan dahil marami akong natutunan mga kalukuhan sa labas. Pagnanakaw, pagsasalisay para lang mabuhay may makain, yung tinatawag na street fighting, hamunan, magtatalian, magpupusok.
kustahan, parang manok na nagsasabong. So, inisip ko na yung buhay ko eh, wala na, patapon na. Gusto kong maayos naman ang buhay ko. So, mga siguro nakalimang beses pa ako noon na panagsak ng tao. So, doon sa sitwasyon na yun, nais kong baguhin naman takbo ng buhay ko para nakakasawa naman yun. Kaya pumasok ko sa pagkasundalo. Makakawak na ako ng baril. So, doon pa man sa pagiging sundalo, ang gulo pa rin eh. Pag ako'y nakawak ng baril, parang kung gusto laging pumatay, natanim sa isip ko yun. Wala akong katahimikan, walang kapayapaan. Pero nagdadasal ako. Hindi ko alam kung nakikinig ba yung Diyos sa akin ako. Hindi. Ang gulo ng buhay ko eh. Alam ko lang mayroon Diyos. Umalis din ako sa pagsundalo dahil hindi ko rin magawa na sinisigawan ako ng nakakataas sa akin. Uutusan ako ng labag sa kalobang ko. Umalis ako. Pag-discharge ako sa pagkasundalo. At nung umuwi nga ako, mga panahon na yan, umuwi ako sa amin, yung kapatid ko naman na babae na nililigawan ng isang membro ng bahala na gang, saka ko lamang nalaman noon na meron ng pangyayari. Natangay na yung aking kapatid, dinala na, naisakay na sa kotse, ginagaw ko yung kapatid ko doon sa nag-abduct sa kanya, na kidnap. So, napatay ko kagad yung dalawa doon. Armas nila. So, yung isa, natamaan ko rin pero nakatakbo. Nalaman ko na namatay din sa ospital. Yung panahon na yan ay walang pulis na nanghuli sa akin. Dahil binabalita nila doon, nanlaban lang ako. Inagaw ko lang yung aking kapatid. So, after 6 months yun, itong dalawa kong kuya ay hinarang ng isang metrocom na nalasing. Nabira ngayon siya, nabira yung metrocom. Yung kuya ko nakasaksak sa kanya dahil sa nung harangin niya yung kuya ko, nalasing siya, may dalang baril. Basta ano, inunahan na lang, masakit ang saksak siya ng kuya ko. Pero hindi naman siya namatay. Ngayon, after 6 months ulit, hinuli ako ng pulis na walang warrant of arrest. Persahan, kinuha ako. Tapos, ang unang pahirap na ginawa sa akin para aminin ko yung mga bagay na sinasabi nila ng pinatay ko, inilagay ako sa isang sako ng RCA at nilulubog ako sa swimming pool. Pag hirap na hirap na ako, saka anguhin. Wala akong sinasabi sa akin, hindi ako sumasagot. Basta tahimik lang ako. Pangalawa na ginawa sa akin, pinaupo ako sa isang blocking yellow. Umutubad ako, umupo ako sa bloke ng yelo na nakatali ng alambre yung kamay ko at paa. Talagang hanggang natunaw ang yelo, magdamag eh. Gusto kong umihi, hindi ko ba namintindihan kung pakiramdam ko. Gusto kong tumayo para umihi. Sumisip ko ako, dalman hindi, walang pakiramdam. So nung medyo na nakakabawi na ako ng ano, ng na nagagalo-galo ko na yung paa ko, may nakita akong baril doon sa lamesa na alam ko sadyang iniwan eh. Tinitignan ko nga, gusto ko nang dambahin para gawin. Gusto ko na, lalaban na ako. Pinapahirapan ako. Pero naniguro ko, tinignan ko yung baril, walang bala. So hindi ko ginawa. Mayroon, nagtawanan sila. Puro pala sila may hanap ko ng baril na kung sinong gabay, magpuputupan ako. Yung pangatlong pagpapahirap sa akin, sa pagpapaamin sa akin, nakatali ang paa ko ng alambre at ng kamay patalikod. Nilagay ko sa babaw ng lamesa, ang ulo ko ay nakatuntun, nakalampas sa lamesa, pinatungan ako ng gulong ng napakalaking gulong, na 6 silang nagbuhat kasama ring. Tapos, yung isang basong tubig na gano'n na pinagdikdikan ng sili, yun ang binuhos sa ilong ko. Yun ang naparapakan ako nung talaga nagsisigaw ako sa sakit. So sabi ko, gumawa na kayo yung statement mo, aminin ko kahit sino pa yung pinatay na yan. Doon na nangyari yung pumirma ako sa isang kasulatan na hindi ko nabasa, basta ginaguide lang nila ng kamay ko. Nakapikit ako, hindi ako makakita, sige sulat ko ng pangalan ko.
nasintensyan ako na kulong. Pero lalong dumating sa akin kalooban at kaisipan ng gusto kong pumatay ng pumatay. Naunahin ko yung police at yung judge na gumawa sa akin ng kalokohan. Dahil susgado, wala akong abogado. Nung sabi ng judge dun sa bata na, sige, turo mo kung sino nakita mong pumatay, ang tinuturo ng bata ay yung katabi ko. Hindi ako. Kaya sabi ko, judge, pwede mo magsalita. Itong kasong itong kasulong yung binibista ay sa akin ni pinapatong. Pero itong batang ito, sabi ko, hindi ako ang tinuturo. Ibig sabihin, naturuan nung itong batang ito. Nung nagsalita akong ganun, nawakan ng police arresting officer yung kamay ng bata, ibinabalik sa akin, sabi, ito, sumaksak na nakita mo. Hindi yan, ito yun. Ang tinuturo yung katabi ko. Nagsalita ako ulit, just narinig mo niyo naman yun. Tinuturoan lang po yung bata eh, sabi ko. So, sugado ito nangyari. Ang sabi nung police, isasalvage kita. So, sabi ni John, sige, upo ka na. Ako mong nakakalam dyan. Nung sumunod na ano, nung basahan ako, isip ko, lusot na ako. Wala na akong kaso dahil hindi naman ako, yung mismong bata, hindi akong tinuturo eh. Ang ginawa ngayon, ako yung guilty. Napakiramdam ko, isa salvage ako. 6 to 12 years yung pag-sentence sa akin, 6 to 12 years. Iniwanan ako ng escort ko doon sa korte, nakikiramdam na ako, sabi ko, delikado na to. Ang takbo ng isip ko ay lumaban na lang ng sabayan, mga agaw ako, papatay na rin ako. Ngayon, walang lumalapit sa akin, walang pumapansin sa akin, pumunta ako sa opisina ng mismo ng judge. Wala pa rin pumapansin sa akin. Lumabas ako ng pintuan, dahil yung pintuan ng sala doon sa Herman, saka yung sa judge, pare may pinto. Pumunta ako sa CR. Pag may sumunod sa akin ito, mag-agawa na lang kami kung may barel. Yan ang tatakbo ng isip ko. Pero walang sumunod sa akin, hanggang sa may isipan kong bumaba. Sakay ng elevator, pagdating doon sa baba, maraming pulis na nagbabantay doon. Ang holster kagad na may baril lang tinitingnan ko, mag-aagaw ako. Eh wala namang pumapansin sa akin. Ang ginawa ko, lumabas ako, pumunta ako ng kubaw, nanood ako ng sini. Natatawa nga ako pag maalala ko yun eh. Kung ako'y mas intense at ako'y kulong, mismo sa kulungan ay natutuan din akong gumamit ng drugs. Dahil sa sobrang gulo na ng takbo ng buhay, yung tinatawag nila ang red devil o secunal, yun ang madalas kong laklakin. Eh pag nakainom ka pala nun, war freak. So hanggang sa ako ay madalas sa loob ng mabiyahe sa munting lupa, nasa kalooban ko yung gumante, ang pagiganti na sa isip ko. Kaya pagdating sa bilibid, yun. Kung nababalitaan yung mga kaguluhan doon, hindi na ako nagpapahuli. In fact, noong unang dating ko doon, na maraming Manila Boy, hiwalay ang pangkat ng Bisaya sa Manila Boy. Ngayon, may abusado doon na lagi na lang akong binubuli. Lagi nagpapakita na parang lalaking lalaki. Kinukutusan ako. Lalo ako nangigigil. Kaya nung tagtawag nang kukuha ng pagkain sa loob ng kitchen, nagpresenta ako. Sino mga Bisaya dyan? Oh, nagpresenta na ako. Pagdating doon sa kitchen, nanghingi ako ng armas. Nanghingi ako ng patalim. Dalawang binigay sa akin. Pagpasok namin uli sa aming brigada sa Building 9, sinyasan na kami magkakasama dahil titira kami mga pangkat ng Bisaya. Dalawang gamit ko. Pag lock nung pintuan ng gwardiya, nagumpisa na. Nanaksak na kami, kagulo-gulo na. Nung makadali na ako na nakapanaksak na ako, ago sa akin nung patalim mong isang kasama ko, ako naman. So, pagkatapos noon, nilipat kami ng brigada, doon ako sumama sa pangkat ng Haping Bulaki. Gusto rin ipatunay sa inyo, sa mga panahon na yan, ang takbo ng isip ko ay talagang wala nang pag-aalinlangan na puro kasamaan na maaaring mangyari sa buhay ko. Yung
ginagawa sa loob ng bilibid, lahat ng mga narinig ninyo, mga katiwalian sa loob ng bilibid, totoo yun. Merong ano, sistema doon na pustahan, magawa ka ng sinturon. Doon sa loob ng bilibid kasi, parang katuwaan na lang yun na makikipagpustahan ang magkabilang pangkat, hawa ka ng sinturon, pag naitumba mo at ikaw'y nanalo, palatandaan, lalagyan ka ng katla. Maraming perang preso eh. Kaya pinagpupustahan ang buhay ng tao ng parang marok. So tuwing mayroong ka mapapatay, binibigyan ka ng bilang pero guguhitan ka sa braso. Bali, ang aking nanay dito, ano to eh, walo eh. Walo ang naging gatla sa aking braso. Palatandaan din na walo yun na tumba. Pero lahat yung pinagsisihan ko, pagka naalala ko ito ngayon, pag ako'y natutulog, iyak ako, hingi akong tawad sa Diyos. Dahil may buhay akong binawi. Hindi ko ginusto. Ang sistema kasi ng bawat pangkat, ikaw ay dadalhin pag ikaw ay para masubukan. Palalabasin ka at mananaksak. Ang napili kong puntahan noon ay simbahan. Ang tawag noon ay Pursuer Gospel Church. Noong nasa loob na ako, may dalawa akong armas na nakalagay dito sa dibdib ko na ang pagitan lamang ay sinulid. Tapos naka-jacket ako. Ang pinagtatahang pagpasok doon, bakit ang mga tao masasaya? Nagkakantahan, nagpapalakpakan. Nagtataas ng kamay. Hindi ko pa naintindihan noong una yung pagpupuri ganun pala sa Diyos. Ang tingin ko, parang mga loko-loko. Pero nung bala ko nang saksakin yung nagtataas ng kamay, kasi isa kilikili, madaling patayin tao eh. Nakataas yung mga kamay, nung gusto ko nang gawin, hawak ko ng parang patayin, hindi ko naman magalaw yung kamay ko para may pumigil sa akin. Yan ang pinagtatakan ko, medyo hindi talaga ako magdalaw. So, ang nangyayari, hindi ko naituloy yung gagawin ko sa pag-uwi ko. Ang sabi sa akin ng pinaka-leader ng gang namin, kung sa pagkayang bukas walang bayad ng dugo sa'yo kung gagamitin, dinadaga ka na yata o baka pusa na sa dibdib mo. Kaya sabi ko, nawala lang ko ng chance ha. Kinabukasan, naglagari uli ng rehas para makalabas, hindi na sa pintuan dumaan. Pumunta uli doon sa lugar na yon, pero meron na akong conviction na hindi ko pwedeng dalhin yung patalim sa loob ng simbahan. Umaga na Linggo yon. At nung nandun ako sa loob, tandang-tanda ko pa yung mensahe. Ang mensahe ay ganito nilalaman. Kung itinakwil kayo ng inyong mga magulang, wala na nagmamahal sa inyo, ay meron dakilang Diyos na Ama na nagmamahal sa inyo, na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, na si Jesus, upang madama mo ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang nagbigay sa akin ng bukas na kaisipan, meron pala nagmamahal sa akin. Meron pa pala ang nagmamahal sa akin. Natanggal lahat yung kaisipan ko na walang nagmamahal sa akin, huwag yung namamalas sa akin. Sa akin, puro pananakit ng tao, pinapanday ang puso ko, nang gumawa ng kaharasan din. Labanan yung kaharasan ng kaharasan. At nang nagsabi yung missionary na si Mami Olga, kung sino man sa inyo na sumusuko sa Panginoon at bibigyan niya kanyang buhay, ikaw handang mahalin ng Panginoon at patatawarin sa iyong mga kasalanan. Although ayaw kong pumunta sa harapan, pero merong kapangyarihan na hindi ko maintindihan na nagpo-word ako na nakataas ang kamay sa tanang buhay ko na matatandaan ko mula ng pagkabata ko, hindi ako umiyak kahit sinasaktan ako ng magulang ko. Yung time na yon na malamang ko na mayroong Diyos na nagmamahal sa akin, hindi lang iyak ang ginawa na nangyari sa akin, kundi hagulgol, labas ng sipon, labas ng laway, labas ng luha. Tapos bigla ako nawala ng malay. Nagising ako, nasa ilalim ako ng umakabuhan. Yun ang kauna-unang himala na naramdaman ko sa binigay sa akin ng Panginoong Diyos. At nung ako umuwi, binalikan ko yung mga patalim, pauwi na ako. Ang sambit kong salita ay ganito. Nagpe-pray ako. Kung totoo ka na naramdaman ko ngayon, bahala ka na po sa akin. Dahil hindi ako papayag na mapapatay nila ako.
Nung kayo malapit na sa aming brigada, naglabasan yung aking kasama na 11 kasi 12 pares, tawag sa amin 12 pares. Ako yung pang-12, tapos may isa pang 12, then 12 rin na puro matirador yun. Lumabas silang lahat, akala ko yung na makakasugot pa ako, pero sabi niya sa akin, kung saan hindi ka namin ibibigay. Ibig sabihin, kinampihan ako. So, nang sigaw sa akin nung pinakaboss yun namin, alika dito, alika dito. Akin na yung armas na yan. Akin na yung matalas. Buhat ngayon kung, huwag kang hawak nito. Kung gusto mo magpakabanal, magpakabanal ka. Huwag kang hawak nito. Second na miracle sa akin ng Panginoon yun. Simula nun, hindi na ako inutusan, bagos natutuwa pa sila pag ako pupunta sa simbahan. Ang nangyari nun, nung pagpasok ko sa aking kwarto, kasi pag ikaw ay ranking inmate, may sarili kang tao, may sarili kang pwesto ko, kwarto. Pag pupo sa terima, kumuha ko ng sigarit sa pagsindi ko. Pag hitit ko ganyan, down ko ato ako, blackout ako. Nagising ako pang 4 na araw. Yung sinabi nila sa akin na 4 na araw kung walang maalay, pang 4 na araw nagising ako. Nung magising ako, nagkamalay ako, ayaw ko nang maamoy ang sigarilyo. Yun ang mga himalang naramdaman ko sa Panginoon, nagkarap akong binago. Simula noon, pupunta ako sa simbahan para mag-Bible study, mag-prayer meeting. Ilang beses ako inambos, hinaharang ng mga kalaban naming pangkat para ako patayin. Para lang ako nakikipagpatintero. In fact, meron ako isang tama dito na nasungkit ng dulo ng patalim nila sa akin tanggiliran dito sa may lalim ng palikpig. Noong nagsawan silang kaharang sa akin pag pupunta ko sa simbahan pati pag-uwi, pinalalampas na lang ako nung sumunod na, sige na ako sa, alam namin, good boy ka na. Yun ang starting point ko ng pagbabagong buhay hanggang sa nangangaral ako sa aking kapwa-inmate, nakakapasok ako sa mga brigada ng dati kong kalaban na hindi ako ginagalaw. Sa isang katunayan, hinamon kami ng aming missionary na mag-fasting. 4 tao kami na magpa-fasting. 7 kami nakarating hanggang 7 araw na fasting. Walang kain-kain talaga, yung tubig lang ininom namin. Pagkatapos ng fasting, pumasok kami sa brigada ng mga Sputnik. Nagpatutudong kung sino ang aming pinaniniwalaan, sinasamba na nagbigay sa amin ng pagbabagong buhay. Maging sila doon na aming pinasok yung brigada, kasi pag pumasok ka sa brigada ng kalaban, ipapadlock yan, 2 pintuan para yung papadlock. Kaya kung titirahin ka nila doon, papatayin ka na wala kang kawala. Pero doon ang himalaan ng Diyos, nagkikita na namin yung mga armas nila, yung mga patalim na pumapunta doon sa harapan. Wala kaming ginawa kundi mag-testimony, umawit sa Panginoon. Kaya nung time na pare-pareho na sa yung matirador ng mga Sputnik na yan na may mahawak ng patalim, na hindi makatayo, ibinagsak yung armas nila at ang tanong, anong meron kayo? Sabay-sabay kami nagsalita para kaming isang bibig lang nagsalita. Si Jesus, yung buong brigada noon, tumanggap sa Panginoon. Ang tanging masasabi ko sa mga tao na nakaranas ng kawalan ng pag-ibig, kasakitan, sa mga magulang, sa ibang tao, hindi tayo mababago ng ano pa mang bagay. Kaya sa akin, hindi ako nabago ng bilangguan na nakapagbago sa akin ang salita ng Diyos. Kaya kinakailan po natin bigyan ng pansin na ang tanging pag-asa ng tao ay si Jesus lang ang salita ng Diyos upang siya ganap na magbago at mabago ang kanyang buhay. Walang ibang paraan sa mundo ng ibabaw na ito, maging sa kulungan, maging ang Bartolina, kahit ano pa mang bagay, hindi pa kayang baguhin ng isang tao maliban sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang tanging kapangyarihan ng tao para siya ay mabuhay, mabawet. Yung mga nakaranas ng kasakitan sa buhay, masasabi ko sa inyo, may pag-asa. Si Jesus ang pag-asa. At ang simula ng pagbabago ay tanggapin si Jesus sa inyong puso, kilalanin siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa inyong puso at sumunod sa kanyang batas. Ganap tayong mababago at babaguhin ng Panginoon. Araw-araw tayong babaguhin ng Diyos. Kung ang buhay natin ay susuko lamang sa Kanya. Si Jesus ay ginawa kong hari, Panginoon, ng aking puso, ng aking buhay. Hindi na ako nabubuhay sa aga ng sarili ko, kundi ang kinabubuhay ko ay si Kristo na. Na kahit anong mangyari, kahit anong problema ngayon, ito ang pagkakaiba
ng buhay ko noon at ang buhay ko ngayon. Noon, wala akong kakampi. Pagka may problema ako, ngayon may problema din ako, na Kristiyano na ako, ganap na kakakilala sa Panginoon, pero meron akong kakampi, meron nagbibigay sa akin ng kalakasan, may nagbibigay sa akin ng pag-asa, at lagi nakabantay sa akin, kasama-sama ko araw-araw na di ako pinababayaan. Na kahit sa man ako pumunta ngayon, hindi ako natatakot mamatay, mapatay, dalan mo ko, mabubuhay ako muli dahil sa kanya na aking pinaglilingkuran si Jesus. Noong ako'y makalaya, 1976, June 12, nag-aaral sa Bible School, nakapagtapos. Ngayon ay patuloy na nangangaral ang salita ng Diyos. Naka-16 na taon ako sa bundok doon sa mga Aida, parting Pampanga, Korak, na makaraming mga Aida doon na natutumamuhay para sa Panginoon. Ang tawag nila sa akin doon, Apo, na kung ibig sabihin nun ay Lolo. Napakaraming bata doon na pag dumating ako, ang tawag sa akin ay Lolo. Hindi maring hindi ako magdadala ng supot-supot na candy, tinapay, biskuit. Dahil lahat yun, parang ako ko. So ito yung mamimit ko mga batang yun. Pinapangarap ko na pag-aralin sila, umarap ng sponsor kasi hindi ako pinag-aaral ng nanay ko, tatay ko eh. Gusto kong umangat ang kanilang buhay. Maangkay sila sa magandang buhay na may paniniwala kay Kristo bilang Panginoon ng Pagligtas. At lahat ng kalalakihan doon ng mga tatay, tinuturuan ko na mangaral ang salita ng Diyos mismo sa kanilang mga pamilya. Lahat ng dapat na magulang ay mayroong pagkaalam na mayroong Diyos na buhay na handang tumulong sa tao. Para hindi mapariwara yung mga anak na matutong mag-drugs, matutong magnakaw, matutong pumatay, hindi sumama sa mga gawain. Dapat na mga magulang ay marunong magturo sa kanilang anak ng tamang pamamaraan ng pagtuturo ayon sa salita ng Diyos. Hanggang sa ngayon, ang pangarap ko ay maging soul winner at makapaglingkod sa Panginoon ng buong katapatan. Walang sweldo, pero nabubuhay na mabiyaya sa Panginoon. Ang pinakamalaga sa akin pananaw ngayon, na nabuhay ako ngayon, binigyan akong pag-asa ng buhay upang makilala ko ang Diyos na dakila, ang Diyos na dapat sambahin, ang Diyos na dapat paglingkuran. Yun ang tanging masasabi ko. Dinalangin ko sa Panginoon nang ako'y mag-fasting siyam na araw nang bawat gatlang ito ay mapalitan ng 1,000 kaluluwa para sa Panginoon. Iniyak ko yun sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, sa edad ko na 71, hindi ako tumitigil na ipangaral sa salita ng Panginoon upang maraming makakilala sa Kanya. Salamat sa Diyos, binago niya ako. Ito ko'y nagpapatuloy sa Kanya ngayon.